Good day kay ARC, Christopher Chu ng ARC Game Farm. So andito tayo ngayon sa ating part 3. Ang topic natin is about from ating hardening to cording. So ano ang ginagawa namin dito sa mga stocks namin na naka-hardening going to cording. So isa sa, kumbaga, doon sa ating part 2, ano, sinanay na natin si laro sa short cord para nang sa ganun maging familiar ang mga stocks natin bago natin itali yung pamaan natin tinatawag. So once na itatali na natin sila, usually kami sa morning kami maglalagay ng stocks sa tali. Ang procedure is sasabay na namin ng pagpapaligo ulit, pagpupurga at saka yung pag-inject. Bakit namin pinaliliguan? Pagkalagay sa cord. Mapapansin nyo ang stocks natin pag nilagay natin sa cord, walang naglilikot, walang nagpapapalag, walang nakikiliti yung paa nila kasi since basa yung buong katawan nila, steady lang sila na nakatayo doon. At the same time, kahit mainit, hindi tayo matatakot na mabilad ang mga manok natin dahil nga alam natin na galing sila sa paligo at basa sila. So sa ganung bagay na naka-cord na sila habang basa sila, nagiging familiar na sila ron sa environment nila, yung kanilang bagong pinaglipatan, which is the ating cording area. So yan, magiging familiar na sila kung paano sila sisilong doon sa tipi natin, yung tali sa paa nila. At the same time, yung paligid nila, no, magiging familiar na sila na meron na silang katabi uli mga ibang stags na makikita sa paligid. Bukod doon, usually ang procedure naman namin dito sa stags, tuloy-tuloy lang din yung kung ano yung kinakain nila doon sa range, doon sa hardening natin hanggang sa cord natin, ano. Monitor lang sila ng mga tao natin kung sino yung medyo naglalabi, nagtitira ng pagkain, para at least adjust ka ng konti. Pag nakaubos na, balik mo lang sa normal na ratio ng pagkain natin, yung binibigay natin sa kanila. Dito naman, tawag natin dito, yung cycle natin, yung repetition lang naman lagi eh. At least may recording kayo kung kailan kayo huli nagpurga, kailan kayo huli nagpaligo ng mga manok natin, kailan tayo nag-inject ng manok natin, para at least consistent tayo na ibibigay natin yung proper nutrition, proper care para sa mga stags natin. At the same time, dito sa tubig nila sa umaga, nagbibigay tayo ng mga multivitamins. Ito usually yung ginagamit natin sa morning. Pagdating ng tanghali, especially itong mga nakaraang summer season natin, sobrang init. Pagdating ng tanghali, palit ng vitamins natin, ay papalit na natin itong electrolytes. So bakit namin ginagawa itong mga ito? Kasi basically, ito yung nagiging foundation ng mga stags natin na nakabilad sa arawan. Mapapansin niyo yan, hihina ang kain, papayat o babagsak ang katawan pagdating sa cord kasi hindi natin nasusustain yung proper nutrition na binibigay natin sa stags natin kontra doon sa init na panahon na kanilang, kumbaga, na experience doon sa cold area. So itong mga itong bagay na to, hindi natin napapansin, pero nakakatulong ng malaki doon sa ating mga stags, especially pagdating sa cord na nakabilad sila sa direct sunlight na. So yun lang mga KRC, ano, I hope kahit paano meron kayong mga napupulot na konting tips or aral dito sa procedure natin sa pagkukord mula doon sa range, sa hardening, itong cord natin. So discuss naman natin ngayon sa part 4 natin yung procedure naman natin while itong mga stags natin ay nasa cord. So abangan nyo yung ating part 4 sa episode 3. Yun lang po mga KRC, maraming salamat po.